Ito pong pag-ami ni Joey Delion ng titubig ni Joey at Bulaga, okay? Na yung tatlo na talagang gustong tanggalin ng mga Jalusjos at ng Tape Incorporated. E nga si Napaolo, si Ryan Agoncillo at saka yung bata na babae. Pero ipinaglaban ng titubig ni Joey. Okay? Maliban doon, ang kanilang nararamdaman, una lang yon kung pinayagan nila. Sunod-sunod na magtatanggalin at papalitan yung kanilang mga staff at mga tao. Bandang huli, pati sila kasama na. Yung titubig ni Joey. So yung lumalabas ngayon, dahan-dahan, kung ano talaga ang tunay na nangyari, ay nakikita na at nararamdaman na ng taong bayan. Nung una kasi, hindi pa inaamin na kung sino talaga eh. Ang gustong tanggalin yung tatlo, yun na pala lumalabas ngayon. Dahil ayaw pala ng Tape at ng mga Jalusjos doon kay Paolo, kay Ryan at saka doon sa batang babae si Mayan. Mayan ba yun? O, hindi ako sure doon sa batang pangalan. Basta yung pinakamaliit sa kanila. At hindi naman daw po maganda yun, sabi ni Joey. Kaya kanilang inilaban. Kahit masakit na lahat sila ay nasaktan o nagkaisang magsama-sama, pero ipinaglaban nila. Yun ang maganda. Talagang barkada sila. Talagang sulit ang kanilang hindi lang kapatid kung hindi pa may pamilya. Kasi sila ay tinuturing na kapatid kasi yung network na kanilang pupuntahan na TV5, kapatid ang tawag, di ba? Ngayon, talagang sulit nila ipakita nila. Di ba? So, believe ako dyan. Dahil kasi may prinsipyo sila at saka pinaglalaban ng kasamahan. Kung bakit ayaw ng kanilang manager o producer yung kanilang tatlong kasamahan, hindi naman pamaliwan ako. Pero pala yung darating din ang araw, lalabas at lalabas ang lahat niya. Hindi naman itatago nila yan. Pag stable na ulit yung kanilang pagbabalik na sa susunod na mga ilang araw o linggo, palagi ko lalabas yan. Okay, ano inyong masasabi dito? Pangalawa, eto. Saluduhan po natin at hinahangaan ko ang mga artistang may prinsipyo. Hindi pera-pera lang. Yan ang maganda. Kasi pag ako nakakakita ng tao, personality, sa politika, sa business, or sa showbiz, kaanuman, na may prinsipyo talagang nakakatuwa. Diba? Itong mga artista na inuperan ng pera, talent pay, para maging kapalit ng titubig enjoy sa Itbulaga, ng mga nag-decline or tinanggihan nila dahil mahal nilang Itbulaga. Okay? Ayaw nila na sila ay ma-involve dyan kahit na malaking perang ang ino-offer sa kanila. Katulad ni Michael B., ni Kim Agencia yata, nababanggit din, si Dindon Dantes, at iba pang mga na-operan. Ang galing yan. Lalo na yung mismong ito si Michael B., dahil kasi ito, talent ito ng GMA7. Pero hindi siya nakumbinsi at sumunod sa offer para lang pumalit sa Itbulaga. Kasi talagang kaibigan niya ang Itbulaga at sina Titubig Enjoy. Yan ang magaling. Kaya ako, hindi ako masyadong kontento doon sa sinasabing, trabaho lang ng mga batang artista yan, kaya nagpunta dyan. Trabaho lang yan, walang personal. Kalokohan nyo. Di ba? Maraming trabaho. Alam mo namang napaka-controversial. Kawalaan ng respeto yan sa Titubig Enjoy. Hindi pwedeng pera lang. Wala silang prinsipyo at saka wala silang delikadesa. Hindi sila nahiya dun sa haligi ng show business. At talagang history ang ginawa ng Itbulaga. Pagkatapos ng 44 years, araw-araw sila sa television. Diba? Yun po yun. Kasi sabi na, huwag na maglimalinis sana. Kasi yung pagmamalinis nyo na wala namang kaming personalan dyan, trabaho lang ito. Sige, trabaho lang yan. Pera-pera lang yan. Yung mga tumanggap ng offer. At kabataan pa naman itong mga ito. Diba? Maaring kakulangan sila ng kaalaman sa isyong ito. Maaring yung mga magulang nila at kung sino man ang involved dyan, ay ibang isyo. Okay, bahala kayo. Pero inuulit ko, saludo tayo sa mga artistang may prinsipyo, hindi sa pera nakatingin. May umaring utang na loob, may respeto sa titubig enjoy. Yun ang importante, yung respeto. Hindi yun mabibili. Ang respeto sa tao, napakahalaga niyan. Okay? Ang material na bagay, kahit million pa yan,
temporary lang yan at dyan makikilala lang ang pagkatao mo. Kaya yung mga inuperan na kahit talent ng GMA7 ay nag-deny, nag-decline, magaling po kayo. Malayo ang mararating ninyo. Dahil nakita kayo ng inyong mga followers na hindi kayo sa pera. Kahit nandyan ay yung perang ino-offer sa inyo. Ang galing niya. Ako naniniwala at ang channel na ito yung mga artistang hindi sa pera nakatingin. Okay? Ay malayo ang mararating at sisikat pa at marami pang susuporta sa kanila. Katulad ng Tito Vic and Joey. Kahit anong gawin nyo yan, dudumugin ang tao yan. Pag humarap yan sa television, wala nang ibang makakapalit yan at makakagaya dyan. Iba sila. Di ba? Yun ho yung maganda rito. At nakilala rin ng Tito Vic and Joey at ng mga nasa showbiz kung sino ang mayroong prinsipyo at dapat irespeto at yun naman mga walang respeto. Ganun ang dating yan. Hindi po biro yan. Huwag niyo sabihin show business yan. Ha? Kahit na anong anggulo, kahit anong business o anong pagkatao, anumang galawan natin araw-araw, nakataya ang pagkatao. Nakataya ang prinsipyo kung meron. Nakataya rin kung sino ka, kung ano ang ginagalawan. Yun po yun. Paalaala lang. So, sana ito ay maging halimbawa, naging president na sana ito sa darating na mga panahon na ang respeto sa isa't isa, pagmamalasakit sa isa't isa, ay dapat mahalaga. Hindi pera. Ayun, di ba? Ano inyong masasabi dyan? Kayo ng mga followers, supporters, kayo po ang matatalino, kayo po ang magagaling. Respeto ko kayo, 1,000% kayo ang magagaling. Okay? Ako, tulay lang ako dito. Okay? Sinasabi ko lang yung aking mga observation at kaganapan. Nag-guide lang ako sa inyo. Kung naniniwala kayo, salamat. Kung hindi, may salamat din po. Nasa inyo yan. Pero, ang respeto ko ay nasa inyo. 100%. Ang galing po ng mga sitwasyong ganyan. Mabuhay ang mga taong hindi lang sa material na bagay nakatingin at sumasandal. Di ba? Ganun po. Magtatagumpay sila. Maniwala kayo. Magtatagumpay ang mga taong may respeto sa kapwa. Malayo ang mararating. Sa kahit anong antas ng pamumuhay, kahit anong klaseng business, kahit anong klaseng galaw, pag yan ang kapital, ang respeto sa isa't isa, malayo ang maaabot ninyo. Di ba? Maniwala. Okay? So, ilan lang ho ito sa mga bago na ating nababantay at naobserbahan. Mahaba pang usapan na ito. Alam ba ninyo na naiinip na yung Tito Vic and Joey? Gusto na sila magsimula. Hindi pa nga lang tapos yung studio. Ay, mas naiinip yung mga followers at supporters nila sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Natatagalan sila. Gustong-gusto nilang makita. Ayaw na nilang balikan at panoorin yung pumalit. Naloko na. Yun ho ang dating eh. I see. Wala tayong magagawa. Yan ang Pilipinas.